Umuwi nga kami ng Mindoro for today at tingnan nyo talaga inaabot kami ng napakalakas na ulan. Kaya naman ito mga bag ng regalo na dala natin, grabe na puno na nga ng tubig. It's the time of the year, alam nyo naman na every year ay palagi nga kaming umuwi ng Mindoro. At today nga magbabiyahe na nga kami at tingnan nyo habang nasa pier kami, nakakita pa kami ng mga lumilipad-lipad na eagles dito. Medyo napatagal na talaga kami paghihintay ng barko pero ito na nga finally makakasakay na rin tayo. Hindi na nga kami umakyat sa taas at dito na lang kami nagstay sa sasakyan sa loob ng parking. Umakyat nga lang kami para mag-sear at saka bumili na rin nga ng pagkain since wala nga kaming baon. Pero naloka nga kami kasi sobrang lakas ng hangin, talagang dalang-dala kami pero te, talagang aesthetic ang CR dito sa barko. Pero nakakatuwa rin talagang dumungaw dito kasi napakaganda nga ng tanawin na makikita mo. Anyways, ito na nga pala yung mga pagkain na binili namin. Medyo mahal nga lang talaga yung mga pagkain dito sa barko pero kasi gutom na talaga kami nung time na to. Gabi na nga kami nakarating dito sa Mindoro and we welcome naman kami ng Lilang family dito sa kanilang bahay. Bale sa buong stay nga namin dito sa Mindoro ay dito nga kami matutulog. After nga namin kumain, ito nga si mother naglabas na ng mga regalo inihanda niya. Kasi nga kung napanood nga sa ating previous video, alam nyo na nagbalot nga tayo ng sandamakmak na regalo para nga dalhin dito sa Mindoro. At dito nga sa bahay nito kung saan tayo magsistay, dito nga muna si mother namigay ng mga gifts niya sa mga tao dito. Sabi ko nga kay mother kung meron din ako kasi tingnan nyo naman may gift na nga siyang pinimigay, may angpaw pa. Medyo napaaga nga lang talaga ang dating ni Santa Claus ngayong taon kasi nga December 21 pa lang si mother nung namigay nga nito mga regalo. Pero alam nyo naman tayo mga Pilipino, napakaaga talaga ng Pasko para sa atin. Yung tipong September pa lang punong-puno na ng mga Christmas decorations ang mga bahay natin. Ate, aminin nyo, November pa lang talaga may mga namamasko na nga at nangangaruling na mga bata sa labas ng ating mga bahay. Kaya naman talaga tayo mga Pilipino, ang Bermans para sa atin ay Pasko na agad. Anyways, balik na nga tayo sa video. Ito nga dalawa yung regalo ni mother dito sa cute na bata na to na si Godwin. Actually, tatlo talaga yan. Nakalimutan nga lang ni mother na meron din akong regalo para sa batang to. Ewan ko ba, pero pag kasi ako talaga, tuwang-tuwa akong mamili ng mga regalo para sa mga bata. Tingnan nyo nga, no, binibigyan na ng mother yung gift talaga, nakiagaw nga rin itong si Bibo ng isang gift. Gusto niya kasi talaga kung anong meron yung mga kalaro niya ay meron din siya syempre. Yun nga lang, yung gift nga ni mother para dito kay Bibo ay nasa bahay pa. Since syempre, sa Christmas nga ay magkakasama kaming family at sa Pasko rin kami mismo magbibigayan ng mga regalo. Same as for our PAC members, sa Pasko rin natin ibibigay ang gift natin sa bawat isa sa kanila. Kaya naman abangan nyo ang pagbubukas ng mga regalo ng ating PAC members for sure ay talagang maaaliw kayo. Na kahit nga every year ay pare-parehas lang namang stuffed toys yung regalo nila. Makikita mo naman talaga sa kanila na sobrang saya na nga nila sa stuffed toys na yun. Dahil nga tuwing Christmas lang talaga sila nakaka-receive ng stuffed toys. Back to the video, ito na nga, make sure rin nga pala ni mother na lahat nga ng tao dito sa bahay ay mabibigyan nga niya ng regalo. Medyo nahirapan din nga siya pamimili kasi nga sa sobrang dami na binili niyang regalo, hindi na niya maalala kung sino yung mga meron na at saka yung mga wala pa. Tapos ngayon nga na mamimigay na kahit nga napangalanan na namin lahat nga ng regalo, medyo nahirapan pa rin talaga siyang paghahanap ng kanya-kanya. Kaya naman na ginawa niya, naghanda na nga lang siya ng ibang mga pangregalo na wala talagang pangalan, yung parang pasobra lang kung sakali man na may nakalimutan siya. Meron nga siya mga dinalang pasobra, kaya naman meron din tayong mga namigyan pa at meron din naman siyang iniwan na sa bahay para nga sa Christmas. Kasi usually rin talaga kung sinong pumunta sa bahay, binibigyan niya ng regalo. Lalong-lalo na nga yung mga nagde-deliver ng mga JNT, Flash Delivery, at Shopee Express. Kasi nga kami sa household namin, sobrang hilig namin talaga mag-order online. Kaya naman yung mga delivery riders talagang ka-close na rin nga namin. Back to the video, the next day, eto na nga nag-drive na nga kami papunta nga mismo sa Bukid. Mga 1 hour away nga yun, dito sa aming pinagstayan, pero carry lang, yun nga lang talaga, medyo maulan at madulas yung daan. Kung nakasubscribe nga kayo sa aming YouTube channel, alam nyo na nga yung pinupuntahan namin palagi, kasi every year may video din talaga kami about that. Eto nga kapag may nakita ka ng palayan, malalaman mo na malapit na nga tayo. Pero syempre, given na nga na hindi talaga maganda yung daan dito, kaya naman si McQueen yung dala natin for today. Nung time na to, nag-aalala na rin nga si mother sa mga regalo kasi although may taklob nga si McQueen, sa dami nga ng mga regalo at rekado na dala natin, hindi sila nagkasya lahat sa loob kaya naman meron talaga nabasa yung mga nakalagay sa ibabaw mostly. Eto nga ibang mga regalo tsaka mga rekado, safe na safe siya kasi sa loob nga siya nakalagay. Hindi nga namin in-expect din kasi talaga na uulan kasi nga bago kami umalis ng Batangas, sobra talaga yung init pero pagdating dito sa Mindoro, sobra namang ulan. Etong bag naman na to, naiwan siya na sa ibabaw, may laman nga siyang konting regalo kaya ayan, talaga napuno nga siya ng tubig. Pero okay lang yan, rain or shine, tuloy ang handaan at tuloy ang pamimigay natin ng regalo. Sa next video ko na nga lang din pala ipapakita sa inyo ang pamimigay ng regalo dito sa Bukid mismo. Kasi tingnan nyo, isang box na to ay punong-puno ng mga regalo at basa po lahat ng regalong nandito. Hindi na nga kasi talaga siya kaya ipasok sa loob since punong-puno na nga. Hindi rin naman kasi talaga namin napaghandaan yung ulan kaya naman naglay kami ng mga gamit dun sa ibabaw. Pero yun na nga guys, abangan nyo na lang sa next video natin ang pamimigay pa natin ng mga regalo.